Paano nga ba mag-apply ng tire sealant? Samahan nyo ko mga paps, ating alamin kung paano maglagay nito. Maglalagay ako ng tire sealant ngayon sa gulong ko. Tara! So ito yung gulong na palalagyan ko ng tire sealant ngayon, itong gulong ng Fortuner. Lagi kasi siyang lumalambot, halos araw-araw na ako nagpapahangin. Kaya sa tingin ko meron talagang tinikto, kaya ito i-vulcanize ko, tapos pagkatapos i-vulcanize, lalagyan natin ng tire sealant. So gagamit tayo ng jack, crocodile jack, para matanggal natin yung itong gulong na to. So pagkatapos natin matanggal, ito yung next na gagawin natin bago natin tanggalin yung alisin yung hangin. Check muna natin kung saan banda may tinik. Kasi malaki itong gulong na to, unlike sa mga scooter o kaya yung sa mga motor. Ganito lang yung pag-check kung saan banda yung may tinik. Spray lang natin ng tubig na may kasamang bubbles. Yung mga gulong ng scooter, pwede natin ibabad sa tubig para malaman natin, matukoy natin kung saan banda may tinik. So ito, nagbabubbles yung ano, saan banda yung tinik. Tapos lalagyan natin siya ng mark. So yan yung gagawin natin sa buong gulong para ma-check natin kung saan yung tinik. Tapos pagkatanggal natin sa rim, ito, huhugutin natin yung salarin. So ito siya. Okay, tanggal na. Tapos pagkatapos natin hugutin yung tinik, lalagyan natin ito, tech fast fast dry na vulcanizing fluid para siyang ano, epoxy. So ipapahid lang natin dun sa may yung hinugutan ng ano, tinik. Para siyang epoxy. Tapos pagkatapos natin ilagay nun, lagyan natin ng patch para sa mga tubeless yan. Kiskisin lang natin para dumikit siya lalo. Para matakpan yung parang butas. So pagkatapos natin ito, ikakabit natin siya ulit. Tapos tatanggalin natin yung tire valve stem bago natin lagyan ng hangin. Ito, ilalagyan na natin yung sealant. So kailangan lang natin i-shake kasi meron siyang parang mga laman, parang mga fiber sa loob para ma-mix well. Tapos saka natin siya ilalagay dun sa tire valve. Yung tire valve pala, inalis na natin yung stem para maipasok natin yung ito, yung sealant. So ganyan lang, pump lang para pumasok siya sa loob. Actually sa mga motor, itong ganito kalaki na sealant is good for 2 tires na front and rear. Kasya na to. Pero ito, malaki kasi itong gulong na to, kaya dapat nga parang kulang nga itong isa. Pero pwede na yan. So kung ito kung mapansin nyo, ito parang nag-stuck. Ayaw pumasok ng... yan, parang ayaw pumasok ng iba. Nagsastock siya. So ang gagawin lang natin ito, kasi meron siyang yung mga parang fiber na nagsastock sa dun sa ilalim. So hugutin lang natin, tapos yan, sundutin natin ng maliit na wire para maipasok lahat. So yan, pasok na. So pagkatapos natin dito, ibalik natin yung stem, valve stem. Ayan. Tsaka natin siya lagyan ng hangin. So depende na lang kung
ilang PSI yung ilalagay mo. So, pagkatapos nyan, we're good. So, ganyan lang paglagay. Thank you for watching ulit, mga paps.